Grabe. Nakakabingi yung katahimika, no? Napakapayapa. At presko pa. Kaso hindi biro yung ahon. Talagang tiyagaan lang. Dire-diretso eh. Whew. Grabe yung daan, no? Nature na nature. Napakasarap pa dyan. Napakapresko at napakalamig ng hangin. Solid. Kaya ano, yan ang dadaanan nyo dito. Good morning mga brother. Ngayong araw ay samahan niyo ako sa napaka-special na araw na to. Dahil ngayong araw ay ang ating pinakaunang Yaya Ride. Marami-rami na rin kasi talaga ang nagsasabi sa akin na sana ay makasama tayo sa ride. So ayan, ako na mismo ang nagaya. Mga 6 ng umaga, nag-ride out na ako. Ang meet-up place pala namin ngayon ay sa may 7-Eleven sa may Halang Kalamba. Medyo kinakabahan pa ako dahil first time kong mag-aya, baka walang pumunta. Pero nakakataba ng puso. Dahil sa paglipas ng mga minuto, ay isa-isa nang dumating yung mga kasama natin sa ride. And mga 7 ng umaga, nag-ride out na kami. Tara mga brother! Let's go! Ngayon, good day mga brother! Ah, pala si Happy ang inyong sigil sanggala. And today, meron tayong Aya Ride. May mga kasama tayo ngayon. Mga followers natin sa FB, saka mga tropa. And ang pupunta namin ngayon ay isa sa paborito kong lugar talaga dito sa amin sa may Laguna. Akit doon ngayon ng Aguila Base. So marami tayong mga kasama na hindi pa nakakakit doon. So excited din sila. And talaga naman nakaka-excite yung ahon doon. So ito ka na ride out lang namin. And padiretso na kami ng munisipyo ng Los Baños. First, nasa may Kalamba kami. And padiretso na kami. So mga kasama natin sa doon. Sama ng pansol. Ha, grabe, ang sarap mag-bike ngayon. Napakalamig. Aga, ang lamig na aga. Nandito na tayo sa huling bayan dito sa amin, sa Kalamba, ang bagong kalsada. And after nito, nasa Los Baños na tayo. Papasok na tayo Los Baños. Diyan lang sa ibandang harapan. Sa Los Baños na tayo. And after nitong sign ng Los Baños, malapit-lapit na tayo. May mga pangilan-ngilan na ahon na dyan sa harapan. And padiretso na tayo na ang munisipyo ng Los Baños. Oy! Ito yung una nating ahon. Nagkilang naman at yung sa parte ng Splash Mountain. And kita nyo naman, pasikat na ang araw. Whew! After na, lusong na. Pagkatapos ng mga pangilan-ngilan ahon sa bukana ng Los Baños, nakarating na tayo sa may munisipyo nila. Dito, nagpahinga lang kami habang hinihintay yung isa pa nating makasama na si Brother JM na manggagaling pa sa Nagkarlan. Kaya mga brother, nandito pala kami ngayon sa munisipyo ng Los Baños. Ito na yung start ng ahon namin. And ito pala mga bago nating tropa. Mga taga San Pedro, no kaya? San Pedro. Ano kaya, pangalan mo kaya? Jowin. Jowin, shout out. Shout out sa tropang San Pedro Bird Breeders, saka sa tropang bikers. Ayan. Ikaw kaya? Shout out sa mga customer ko si Shab. Yo! Panalo. Ito sa tropa, oh. Shout out po sa asawa ko. Yo, nilayagan. Ayan. Napaka... Dami pa uwi. May bawa. Ikaw kaya? Good morning. Pampalakas. Huwag niyong tutularan. Huwag niyong tutularan niya. Ito wala si Brother Paco, yung kasabay natin nung sakaraan sa Colored Ball. Shout out brother. Shout out po sa Barangay Lawa. Yan, kapitan ng Barangay Lawa namin. Ito. Pinsa ko po. Pinsa. Shout out po. Pangalan mo boss? Jen po, Jen. Yan, shout out. Shout out sa mga kiti na kapitan. Yan. Kapitan nila. So ito naman, may mga nakasama rin pala tayo mga kids. Mga taga dyan-dyan lang, sa malapit lang din sa amin. So, ito, umpisa natin sa tropa. Tropa, pangalan mo?
Christopher po. Ayan, shout out. Hello po. Shout out. Shout out kay Jed, si mama. Talaga. Shout out kay Jed. No. Toto. Tropa. Tutoy. Shout out rin kay Jed, di ka sumama. Lester. Shout out sa mga hindi sumama sa amin ngayon. Wala, hindi nyo maranasan tong saya dito sa ano, papuntang Aguila Bay. Boss! Ay, thank you sa pagpunta, brother. Ah, tara na! Kapag-refill na kayo ng tubig. Dire-diretso na yan. Nakakit ka na ba dito, brother? Ayun. Let's go! So yun, mga brother. Ah, pakit na kami. Dumating na yung hinahintay namin. And dire-diretso na to. Rektahan na. Woo! Balik pa dyan ka na pagkadating ng tropa natin na si Brother JM. At ito na rin ang umpisa ng ating dire-diretsong ahon papunta sa Aguila Bay. Nawala yung sayo. Hapo agad! Basic lang mga brother. Basic! So ito, malapit na tayo. Medyo recovery to, itong part na to. Tsagayin na lang. Abot langit, hingal eh. Kasi naman, mag-ensayo ka. Huwag yung lagi ka lang nasa bahay. Ito, medyo recovery to. Tapos after nito, ahon ulit! Sa parting to, ito na yung pinaka-recovery mo itong mga gantong gradient. Pero dun sa once na umahon na tayo ng ano, Aguila Bay, yun, dire-diretso yun. Halos na lang recovery yun. Mga nasa ano lang, mga nasa 10 yun, Harold! Aguila Bay, 10 ba yun? 10 kilometers? Wala ba? Parang flat ako. Hindi, Tetlol. Wala ka lang talagang ensayo. Ganun yun eh, pagpakiramdam mo flat. Medyo malambot ng konti, pero hindi flat. Ito, recovery ulit. Ito yung pinakamagandang spot dito, mga brother, na sabi ko noong nakaraan. Ito yung pinakamagandang spot lalo sa umaga. Kasi tingnan nyo, oh. Whew. Ito ang paana ng Makiling. Sa after nyo dito, rekta ulit yung ahon nyo. Ayan. After ng unting recovery na yan, balik ahon na ulit. At madadaanan din natin dito yung sikat na Magnetic Hill. Pagkalampas natin ng Magnetic Hill, isang matinding bulusok na lusong ang naghihintay sa atin. Then after nun, matindi-tindi na yung mga susunod na ahon. Sarap umahon! So mga brother, nandito tayo sa recovery. And makasama natin mukhang praktisado naman. Naandito lahat eh. Ay, ingat na kayo dito, may bulusok dito. Una ako para ma-video ko kayo dun sa ahon. May tutuhod? Oo, may tutuhod. Una ako. Kaya pa? Morning! Lakas! Naka-big ring pa rin, no? Matindi to. Basic kay Cap. Pati kay Tropa, oh. One hand basic!
So yung dalawa, ano na? Dapat ginamit nyo yung buhelo, mahirap yan. Yun yung sinasabi ko na bulusok yung luso, kaya kailangan mag-iingat kayo. Saka nakakatakot din dun sa lusong na yon pag may nakasalubong ka. Napaka-solid talaga mag-bike dito sa Makiling. Patikim pa lang naman to. Bali, nasa unang part pa lang kami. Mamaya pa yung tunay. So ito yung mga kasama natin. Ito yung mahirap na part pag may nakasalubong ka. Gawa nang dito ka dadaan. So ito na yung pinaka mahirap na segment. Grabe to, grabe. Pero kita nyo naman, napaganda ng dinadaanan. Nature na nature. Para pala may idea kayo sa ahon dito sa Jamboree, ito yung stats nito, mga brother. Ang distance niya, 3.3 kilometers mula doon sa munisipyo ng Los Baños hanggang sa maysay ng Boy Scout of the Philippines. Ang average gradient niya, 5-6%. Ang max gradient na nakita ko, 15%, ito yung matinding ahon pagkatapos ng lusong. And yung total elevation natin dito is 160 meters. After namin tiyagaen yung mga ahon, sa wakas na andito na tayo sa maysay ng Boy Scout of the Philippines. Dito, nagpahinga lang kami at may mga nakilala din tayo ditong siklista na nagpapahinga. Diretso, diretso! Yung isa, ang isa! Oo, diretso lang! Tapos pahinga tayo doon sa maysay ng ano, Boy Scout. Hintayin natin yung mga na, ano, nahuhuli. Hindi, hindi. Noon na tayo. May nagpapahinga doon sa siko. Anong masasabi niyo mga brother sa daanan na to? Sana may practice. Sana may practice. Pasok ka brother. Para makapasok ako. Ayun. So yung mga brother, nakarating na pala kami dito sa sign ng Boy Scout. Ito. Boss. Ito, so, eh, dun. Grabe doon. Morning po. Morning, morning. Ah, bike pass din po kayo. Boss, batiin mo naman sila. Shoutout, Team Pila. Team Pila. Bike wish, mabuhay ka. Ito, Sir Oli, nahanap ka na. Nahuli ako, Sir Oli. Buduli mo na daw ulit. Ito na, sinakap. Oh, baka di ako umabot. Kamusta naman yung ahon doon, Kap? Banayad lang, banayad. Banayad. Di naman na, di naman mahirap eh, no? Mahirap po. Oh, saktuhan sir, lang. Huwag niyo paniwalaan itong mga to. Pumunta kayo dito. Napaka-banayad na ahon. Banayad yung ahon dito. Brother, huwag kang matulala dyan. Huwag mo lang isipin yun. Naka-ahon na tayo eh. Sir, pa-shoutout naman. Ay, sa girlfriend ko, kasama ko na si Sir Happy. Bati tayo, Sir Happy. Eh, kasama ko si Sir Happy. Makikita mo na ako sa vlog niya. Ito. Ito agad yung una ko, para kitang-kita agad. So dito pala mga brother, nagpapahinga lang kami. Refill ng tubig dito na kasi pag akit namin sa may Aguila Base, halos wala nang tindahan doon. Pero ano yun, hardcore na yun. Dire-diretso yung ahon. Masaya, masaya. Kita nyo naman yung mga reaction nila nung naandun sa sigo, di ba? Pagkatapos namin magpahinga dito sa may Boy Scout of the Philippines, papunta na tayo sa pinaka-exciting part, ang ahon sa Aguila Base. Lumusong na kami papunta ng UPRB. Ingat lang sa paglusong dito mga brother, dahil bulusok yung lusong dito at dire-diretso. Alalay lang sa preno at huwag maging mapusok dahil bukod sa medyo makipot ang kalsada dito, madalas may makakasabay ka na sasakyan habang lumulusong. Masarap umuwi ng bahay ng ligtas at walang galo sa katawan. Pagkadating namin sa UPLB, lumiko na kami dito sa kanan at ito na yung papunta ng UP Forestry at UP Botanical Garden. At dito na ulit mag-uumpisa yung mga aho natin.
So ito, pakita kami ng Aguila base, mga brother. And ito na, UP na. Kanan, kanan, ha, kanan. Sa UP na kami. Kanan, kanan. Ingat, may mga kasalubong tayo mga sasakyan, ha. Op, 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 pasok, pasok, pasok. So, brother, nandito na pala tayo sa forestry. And malapit na tayo doon sa jump off. Eto. Hello. Forestry na, unti na lang, kalbaryo na naman. Napakapayapa dito. Sobrang tahimik. Kaliwa tayo, brother, ha. So, approaching na pala kami sa Makiling Botanical Garden or Botanic Gardens. Ayan. Whew! And dito, mga brother, pagdaan nyo dito, kakaliwa kayo. Tapos kanan. Ayan. Ito ang ano ng forestry. Whew! Okay, bye-bye, idol. Goods pa? Okay po. Whew! Kamusta ang ako natin, brother? Experience? Pagod po. Dire-diretso na to. Kalbaryo na natin yan. Ito po yung 5 kilometer? Oo. Kanan, Cap. Kanan, kanan tayo. Lusog na agad. So, brother, nandito na pala tayo sa may entrance dito. Pagkadating namin sa jump off papuntang Aguila Base, nag-register lang kami. May bayad pala dito na 30 pesos and bawal din po palang magmotor or sasakyan sa loob ng trail. Yung mga makikita nyo pong motor at sasakyan sa loob, mga lokal po yan dito sa Makiling. And after namin magpa-register, nandito na tayo sa pinaka-exciting part, ang ahon papunta ng Aguila Base. So, ito pala mga brother. Pag-akit kayo ng Makiling, ito yung babayaran nyo. Hanggang Aguila Base lang pwede mag-bike. Kasi yung afternoon wilderness na trail na talaga. So dito register lang 30 pesos. Then iwan ng ID. Kung marami kayo, isa lang naman mag-iwan ng ID. Aguila, kailangan na yun. Start na kami ng ahon. And dire-diretso na to. Whew! Ayan, oh. Napaka-solid, no? Grabe! And shoutout pala sa lahat ng sumama sa akin. Maraming maraming salamat sa pagpapa-unlock, mga brother. Isa kayong mga alamat. Pagpasok namin ng daan papunta sa Aguila Base, dito mo na mararamdaman ang kapayapaan ng lugar na to. Napakatahimik ng paligid at halos huni lang ng ibon at ingay ng kuliglig ang maririnig mo. Kaya isa talaga sa pinakapaborito kong ruta ito sa probinsya namin sa Laguna. Nakakawala talaga ng stress pag napapadpad ako dito. At para pala may idea kayo sa buong ahon dito sa Aguila Base, ito yung stats nito, mga brother. Ang distance niya, 5.28 kilometers mula dun sa guardhouse hanggang sa mismong Aguila Base. Ang average gradient niya, 7-8%. Ang max gradient na nakita ko, sobrang tindi, 20%. And yung total elevation natin is 370 meters. Nature na nature. Morning! Layo-layo pa tayo! Morning! Morning! Ay, grabe! Dire-diretso yung ahon. Pero, okay naman. Sa pragyakan kasi kinyo. Sikat na yung araw, pero hindi mainit sa dinadaanan. Ganito kasarap magbike dito sa Makiling. Woo! So basically mga brother, itong papunta ng Aguila Base, dire-diretsong ahon to. Bali, ang magiging recovery nyo lang ay yung mga ganitong kabababa na gradient. May gradient pa din, pero banayad lang. Yun yung recovery nyo. Woo! Grabe. Thank you.
brother, kamusta naman ang experience sa dire-diretsong ahon? Masarap! May recovery ba? Hindi naman na, no, ganun katarik yung mga ahon dito sa mismong agila. Pero dire-diretso talaga. Nakatarik-tarik. Ala. Doon lang, yung pinakamahirap yung ahon dito, yung umpisang-umpisa, di ba yung palikong ganun? Yun yung pinakamahirap. Tapos yung sa Picard na, yung dalawang siko. Kayang-kayang patagi? Tingin na lang. Lapit na tayo dun sa ano, titigilan. Kunti na lang. Whew! Kunti na lang. Susuko na ako. Kunti na lang. Ayaw maniwala sa akin na malapit na kami eh. Malapit na kami sumuko. Hindi, kunti na lang talaga. Malapit na tayo kay San Pedro. Doon, may makakain na tayo doon. Buti na lang talaga at mapuno ang kalsada dito at hindi kami masyadong nalaspag sa sikat ng araw. At dahil hindi namin to sinukuan at nadaan namin sa tiyaga, nakarating na kami sa makiling rainforest at dito na rin kami nagpahinga. At dahil hindi pa nga ako nag-aagahan, kumain na rin muna ako dito. Oh, pwede kayong kumain dito mga brother kung trip niyo ulit. Ito po yung ano, yung malapakang malakas doon. Mga tuwang-tuwa, oh, nakarating na sa ano, recovery. Sarap. Sarap ang buko. Ang buko. Pahinga muna kami dito sa makiling rainforest. Okay, okay. Muna, pag gusto magkano nga ito, kawawa nga yung ano, hindi maalang magalis eh. Sige. Matapos namin dito magpahinga at kumain, balik pa Jaka na at papunta na tayo sa Aguila Base. Tapos na tayo magpahinga and diretso na tayo sa may Aguila Base. Pinauna ko na sila kasi nag-video-video pa ako dito, sayang naman. Ngayon na lang ulit ako nakapunta. So yun yung Tayabak campsite. Doon na lang pwede mag-camp ngayon, hindi na pwedeng mag-camp sa peak 2. And dito pala mga brother, pagdating natin dito, mag-iingat na kayo. Since hindi na talaga siya daanin ng sasakyan at tao, kita nyo naman, yung kalsada ay napapaligiran na ng mga dahon. So, ingat dito and balumot. Lalo na ngayon, umulan. So, kung aakit man kayo dito, pagdating nyo dito, konting ingat lang mga brother. Dagdag ingat, dagdag ingat. Grabe yung daan, no? Nature na nature. Napakasarap pa dyan, napaka-presko at napakalamig ng hangin. Solid. Ayan, no. Yan ang dadaanan nyo dito. Kaya solid na solid to. Isa talaga to sa pinaka-paborito kong lugar dito sa Los Baños, ang Mount Makiling. Grabe. Ang ganda. And kahit tanghaling tapat kayo umahon dito, hindi kayo makakaramdam ng init. Kasi, kita nyo naman, puno yung nasa paligid. Hindi nakakalaspag. Eto na. Tagumpay na tayo. Whew! Aguila Base na. Tagumpay na. Eto na. Aguila Base. Pwede pa dito? Train? Tapos ito, trail na yan. Papunta na yan ng peak ng Makiling. So dito, pahinga muna tayo. Pahinga muna. Tagod tayo din. So ito ang mga brother natin nagtagumpay. Di naman budol, di ba? Hindi naman, di ba? Medyo. Banayad lang. Banayad lang? Bitin pe, bitin eh. Puro banayad yung ahon. Tapos, tanong mo si kuya, tanong mo, kuya, bitin ba, bitin? Bitin pa, kuya. Bitin. Bitin ang hininga. Malapit na maubos ang hininga eh. Eh, wala. Lumanayaw, rapti huyo, lumagdali niyo. Nabudol kayo yun, tayo. Nabudol ako, lumamam. Banalit lang yun.
Nagpahinga lang kami sa Aguila base ng mga nasa 30 minutes. Tamang kwentuhan at inom lang ng soft drinks. After namin magpahinga, lulusong na tayo at papunta na tayo sa Calawan para magtanghalian. So yan, babaan na mga brother and diretso na kami ng Calawan para kumain ng tanghalian. So yan mga brother, lusong na kami. And eto, kailangan nyo talagang mag-ingat dito. Hanggat maaari, distansya kayo sa nasa harapan nyo. Kasi pag masyado kayo malapit at bumiglang purumeno yon, wala, dudulas yung gulong nyo. Kakabanggaan. So dito, ingat lang. Iwasan nyo yung mga kumpulan ng dahon kasi yun yung madudulas talaga. Pagkababa namin sa UPLB, dito pala kami dumaan sa May Hill Road para gulatin yung mga kasama natin sa isa pang ahon. Hindi naman mahaba to, medyo magugulat ka lang. Kasi nga, ahon. Chill ride ulit! Ganda oh. UPLB Sculpture Golf Garden. Solid. Grabe, hindi ako na-inform dito ah. Nagulat ka ba? Nagulat sila sa ahon eh. Kahit ako nagulat. Dito pala kami dumaan sa May Erie Road para makarating ng Calawan at syempre para makaiwas sa mga sasakyan sa highway. At habang papunta kami sa aming kakainan, may tumawag sa aking pansin. Oh, meron po! Di pa ako nakakapagpaprint ng bagong ano eh, sticker. Hoy! Hey, salamat po! Kakain na lang kami diyan sa ano sa May Calawan. Galing kami ng Aguila base. Sa UP. Oo, sa UP. Tapos nagkayaya na dito na lang kami magtanghalian sa May Hanas. Oo. Hoy, ba gusto mong shoutout po? Nandito na rin naman kayo. Shoutout po. Thank you kay Idol Happy. Thank you. Hello po, sir. Maraming shoutout po sa lahat. Thank you po. Thanks, sir. Thank you. Ingat din, ingat. May pangilan-ngilan pang ahon bago kami makarating ng poblasyon ng Calawan. After ng poblasyon, dumiretso na kami papunta ng Hanas. Puro patag na ang daan dito at napakaganda din ang mga tanawin na makikita mo. Isa to yung sa pinakagusto kong part ng pinagbibisikletahan ko sa May Calawan. Kasi tingin yung background natin. Ganda ng bundok, no? Solid to solid yan, lalo na kung maaraw talaga tapos nasisinaga ng ayon. Ganda na, green na green. Pero feeling ko nagbabadya yung ano eh. Ulan ngayon. Lumamig yung hangin kahit sobrang init. Usually kasi, ganito ngayon sa ano sa lugar namin, sa Laguna. Umuulan ng hapon. Ay, grabe. Palabas pa lang kami. Ng Calawan. Sobrang init talaga. Ano naman tayo magagawa? Ganun talaga. Talagang tiyagaan na lang. So yun mga brother, malapit na pala tayo sa ating kakainan. Malapit na tayo sa May Kaliwa yun. Alam ko, parting kaliwa. So dito nila naisipang kumain sa May Kanto ng Calawan. So dito tayo kakain sa parting to. Sa Shinas, Hanas. Magkatunog pala. Kaya. So, nandito na pala tayo mga brother sa Kanto and dito tayo kakain. Oh. Pagkatapos namin kumain at masisimula, balik pagdaan na. At eto na, pauwi na tayo.
mga brother, tapos kami kumain and uwi na. And paulan na rin. Dito ako nahihiwalay. No? Saan dadaan dito? O, dito na sa highway. Brother, ingat ha. Salamat, salamat. Next time ulit. Set tayo ng overnight. Uwi na! Chill ride na lang. Tapos na ang mga ahon. May pangilan nilaan, pero chill na to. So, yan. Andito na pala kami sa sentro ng Los Baños. And kitang-kita nyo naman mga brother, traffic na ulit. Konti na lang. Ito sa mga pangilan nila na natin na natitirang ahon. Maraso to, malapit na tayo. Tatagumpay na. Dito na pala tayo sa mismong halang sa intersection. And dito na rin ako kakalas. Whew. So magpapaalam tayo sa kanila. And unti na lang, uwi na tayo. Nakalilig ako brother. Thank you ah. Susunod ulit brother. Kasi tayo. Oh, sa't may lubong. Brother, dito na ako. Thank you. Next time ulit, next time. Thank you. Ingat. So yung mga brother, dito na po tatapusin ang ating vlog and maraming salamat po sa panonood and maraming salamat din sa mga sumama sa atin sa ating unang Aya Ride. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel ay sana po ipapusuan yung mag-subscribe. Hit the notification bell at ilike ang ating video para updated kayo sa tuwing mag-upload doon ng mga videos na kagaya nito. Maraming salamat! Ride safe mga brother! Kita-kits ulit tayo sa daan! Woo!